Zgłoń ma zofa, dobrze. Good day sa inyo mga bro. It's me again, Moto VIP. Today ay magko-convert tayo ng rear disc brake dito sa ating Suzuki Smash. So, nagpalit na tayo ng mags ulit. Ayan. So, sobrang hassle kasi ng rim set pagka naglo-long ride. Kaya napag-desisyonan ko na lang na mag-mags ulit. Ayan. Okay. Pang-rider nga pala itong caliper na ilalagay natin sa Smash. Dahil ito lang yung fit dito sa may swing arm ng ating Smash. So, ito yung ating brake master. Ito muna yung una nating ilalagay. So, tanggalin muna natin itong mga magiging sagabal sa pag-convert natin ng disc brake. Ayan. Tatanggalin ko yung pipe tapos itong ating footrest. Tanggalin ko na. Okay, ayan. Natanggal na natin yung pipe, yung footrest. Tinanggal ko rin yung kick para hindi sagabal. Ito muna yung hahanapan natin ng pwesto dahil ito yung pinaka-importante sa lahat. Dito ko siya ilalagay. Ganyan siya. Gagawan lang natin yun ng bracket. Kailangan natin dito ng illustration board or karton para pang molde natin. Ayan. So, gagawan ko muna to ng molde. Okay. Ito na yung ating example ng ating bracket na i-welding dito sa ating chassis. Ito yung example ng magiging bracket natin. O, ganyan siya. Tapos dun. So, yan. O, pagka natapos nyo ng diskartehan, itong paglalagyan ng ating brake master, lilipat naman tayo dito sa bandang caliper. Dahil may i-welding din tayo dito sa ating caliper. Okay. Ito yung ating caliper. Yung welding natin is para dito sa ating stopper. Ayan. Dahil walang stopper itong ating swing arm, lalagyan na lang natin ng stopper para dito sa ating caliper. So, gawin na ulit natin ng diskarte. Okay, ito na yung ating caliper. Tinanggal ko muna yung mags para makita natin ng maayos yung paglalagyan natin ng stopper. Kaya lalagyan natin ng stopper para hindi siya gumagalaw. Parang ganyan. Lalagyan natin siya ng stopper dito, banda. So, dito tayo maglalagay ng stopper. Ayan. Dito sa gitna. So, lagyan natin ng marker. Okay, dito natin siya lalagyan ng marker sa pinakagitna. So, ayan. Huwag kayong maglalagay ng stopper dito sa pinakadulo ng butas ng ating caliper kasi pag dito nyo lagyan ng stopper, hindi nyo na mai-adjust yung kadena nyo. Always dito sa may gitna para kung sakaling humaba yung kadena nyo, mag-a-adjust yan para ganyan. So, nandun na yung stopper natin. So, okay, pwede na natin itong pa-weldingan. Okay, ito yung gagamitin nating bracket sa ating brake master. So, mamarkeran lang natin yan. Okay, ayan, nalagyan na natin ng marker. Simulan na natin tabasin. Okay, ayan. Ito na yung ating bracket na ipapa-welding dito sa ating chassis ng motor. As you can see, wala yung mga fairings niya. Pinagtatanggal ko para hindi masunog. So, bubutasan na lang natin yan, tapos lalagyan natin ng nut, pwede na natin ipa-welding. Okay, ayan, nabutasan na natin, pwede na natin ipa-welding. Ayan, na-welding na. Ito na yung ating bracket. So, testing na natin. Okay.
Ayan yung magiging tsura niya. Wala pa akong bolts, kaya ayan. Ganyan muna, mamaya na natin lalagyan ng bolts na dalawa yan pag nasa bahay na tayo. So, ang problema na lang natin is dito. So, magwe-welding pa tayo dito ng isang bracket para rito. Ayan. So, tanggalin na natin itong ating foot brake. So, para matanggal nyo itong foot brake natin, tatanggalin muna natin itong spring dito sa loob. May spring yan. Okay, ayan. Okay, tanggal na natin. Parang ganito yung i-welding ulit natin, yung may butas. Pero rito. Dito siya banda. So, pa-weldingan na ulit natin. Okay, ayan. Ganyan yung magiging itsura niya. So, full weld ko lang to. Okay, ayan. Na-full weld na natin. Pwede na natin tong lagyan ng butas. So, okay. Ayan. Tapos na natin lagyan ng bracket. So, pwede na natin ilagay sa motor. Yun o, sakto. Saktong-sakto siya sa butas. So, huwag nyong kakalimutan yung spring lalagay natin ulit. Okay, ayan. So, tapos na tayo dito sa brake master. Maghanap na lang tayo ng mahabang bolts para rito. So, yung gagawin na lang natin is yung stopper dito sa ating spring arm. So, ito yung ilalagay nating stopper. Ayan. Dating ehe yung ganito. Tapos, grenade ko lang siya ng paganyan. Ayan. Tapos, puputulan natin and then welding ulit. O yan, okay na. Nabawasan na natin. I-weld na natin. Okay, ayan, na-welding na natin. Pwede na nating ilagay yung mags. Then, pwede na nating i-bleed. Okay, ayan, nakauwi na tayo. So, ito na yung finished product ng ating winelding. Ayan, ito yung brake master. Mamaya papakita ko sa inyo yung itsura niya pag wala itong footrest natin. Malinis naman yung ating gawa. Ayan. So, discarte nyo na yan kung saan nyo ilalagay itong brake master nyo. Pag mag-convert kayo ng inyong disc brake sa likod. Ayan. Huwag nyo lang ilalagay itong brake master dito sa ating swing arm. Kasi pagka dito nyo nilagay, habang nagbabounce yung inyong swing arm, nagpapump din itong ating brake master ng fluid dito sa ating caliper. Kaya ang takbo nyo ay pigil, lalo na pagka malubak. So, lalagyan na lang natin to ng brake hose, tapos magbe-bleed na tayo. Okay, ilalagay na natin itong hose. Ayan. Pasensya na kayo, medyo luma na yung hose natin. Matagal na rin kasi sa akin itong caliper na to. Ito lang yung bago, yung ating brake master. So, lagay na natin yung hose. Ayan, ilagay na natin yung hose. So, lalagyan na natin siya ng fluid. So, okay, ayan, okay na yung ating conversion ng disc brake dito sa rear. Nabilid na natin. Ayan na siya. Ito yung discarte ko sa brake master, ayan. Tapos, ito naman yung sa caliper natin. Sobrang linis ng pagkaka-assemble, mga bro. So, discarte nyo yan. Kung gusto nyong gayahin yung discarte ko, okay lang naman. So, lalagay ko na lahat ng mga fairings. Susubukan natin kung malakas yung ating conversion. So, ilalagay ko muna. So, ayan. Ilagay na natin yung caliper. Subukan na natin.
So ayan, okay yung ating conversion, napakalinis. Tignan nyo. Ayan. Tapos ito yung ating brake master. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Kita-kits sa susunod na vlog. Ride safe. Peace out.